sakata yo. Alleluia, alleluia. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda at nagbubukang liwayway na umaga sa inyong lahat. Isang maganda at nagbubukang liwayway na umaga po sa inyo, Father. Ngayon po ay ikatlong araw ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ikalimang araw din po ngayon ng nobena sa Divine Mercy. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ipagdasal po natin ang isa't isa, gayon din naman ang mga tao na naglalakbay upang ipagpatuloy na gampanan ang kanilang kampanin na gawain sa kanilang workplaces. At maging yung po mga nagpupunta sa mga paaralan para sa kanilang patuloy na pagsikhay ng mga kasanayan at kinakailangang talento and potentialities na kanilang kakailanganin upang ipundar ang kanilang matatag na kinabukasan. Yung iba po ay mayroong mga medical check-up and yung iba pa nga ay mayroong operasyon, matatas na pagsusuri para mabigyan sila ng kaukulang lunas sa kanilang karamdaman. Pagka Martes na ganito ay meron ding espesyal na debusyon kay San Antonio ng Padua at Lisbon. Maging yung pong mga tao na humihingi ng ating panalangin, isamo kay Santo Padre Pio at ang iba pa nating mga kailangang ipagdasal, yung mga pook na mayroong digmaan, magkameron na ng kapayapaan at maging ang mga nasa sitwasyon ng karalitaan. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, muli nating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdang niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kahilingan ay tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluloklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri.
Kristo, sa Diyos papuri, sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi at nananawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masasamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy, tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkakaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang ngayong gawa
lamang tayo ng lubos, purihin ang manulubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo din ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria!" ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni!" Ibig sabihi, "Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus, "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka na, Panginoon Jesu Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong masaya, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter to everyone. Ito po ang namumutawi sa ating mga labi at kalooban. To proclaim the truthfulness of our faith to the risen Lord. Pagkatayo po ay risen people, mga tao ng muling pagkabuhay. 50 araw po tayong nagadiwang ng Easter. Ito ang pinakabahabang pagdiriwang ng pista. Pagkat itong Easter ay piyesta ng mga piyesta. Ito ang sentro ng ating buhay bilang mga Kristiyano. At yung unang 8 araw ay maringal na pagdiriwang. Octave Days of Easter. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos.
Kaya po mula sa tinatawag nating traumatic grief, we are invited to be a joyful people. Kaya sa ating mga mukha, kalooban, dapat naroroon ang pagkakilanlan na ikaw ay natutuwa at nagagalak. Hindi na yung mukhang ikaw ay mukhang libingan, kundi dapat yung pagmumukha mo at kalooban ay buhay na buhay. Merong sigla, entusyasmo upang ipamalita ang katotohanan ng ating pananampalatayay si Kristo'y muling nabuhay. At times po, pagka ikaw ay nalulungkot, nalulumbay na sa dusa at pigati, para bang ito ay pakiramdam mo ay nabubulag ka. Malabo ang iyong isip, yung iyong paningin, yung iyong kalooban, napupuspos ng tinatawag nating pighati. May paninimdim, kumbaga, na hindi mo mahagilap kung saan ka titingin o ibabaling ang iyong kalooban. Kaya yung iba pong mga tao, mayroong mga coping mechanism. Pakibigkas nating muli. Coping mechanism. Parang baluti para mapawi yung lungkot. Yung iba ay napunta sa botelya. Yung iba ay napunta rin sa mga tinatawag nating pook na kung saan eh, mahihimas-himasan o makakahinga ka ng kaluagan. Kung mayroon pa pong latak, ha, latak ng yung mga residue ng gayong nangyayari sa kalooban, baka kinakailangang pumunta kang muli sa kumpisalan to unload, no, as it were, the seeming burden that somewhat makes our life na parang ikaw ay kandahirap buhatin ang mundo ng buhay at pagkakabuhay. Ang mga tao po ngayon, pabalik na muli sa kanilang mga gampaning gawain. Sa paaralan, sa hanap buhay, sa mga pook na kung saan sisikhain ang ating mga kalakasan, our skills, talents, and potentialities to harness, as it were, our spirit in a way na kita ay talagang makakahinga ka ng maluwag. Kaya humugot tayo ng kalakasan sa Semana Santa, pagdiriwang ng isang linggong pag-ibig. Sinamahan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa puok ng kanyang pagdurusa. Binanggit ko po sa inyo nung isang linggo, God walking in the sacred streets of our pain and death. Pakibigkas nga natin muli. God walking in the sacred streets of our pain and death. Kasama natin siya sa paglalakbay. At tayo ay kumuha ng kalakasan. Umigib, kumbaga, para kita ay magkameroon ng new fervor, stamina, the necessary power. In a way, we could continue traveling, journeying together. Not just as an individual, but as a family, and much more as a synodal church. Ecclesia Viatorum, simbahang naglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay. Palakpakan natin po ang Panginoon.
Umiiyak, lumuluha si Maria. Naroon, nakatunghay sa libingan. Libingang walang laman. Nasaan kaya ang bangkay? Ang ating Panginoon po ay nagpapakita sa kanyang mga alagad various resurrection appearances. Kahapon ay binanggit sa atin doon ang pag-circulate ng mga balita. Mga pagpapasinungaling, pagsusuhol. Pagkat nandoon ang dalawang uri ng tao, grupo ng kababaihan at yung iba naman ay mga nasa military, kasapakat yung mga naroon sa status quo, yung namamayagpag na rehimen noon. Sinuhulan para magsinungaling. Subalit ang tagubilin ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, huwag magbagabag. Ako'y muling nabuhay. Ito po sa ating panahong yun ay parang incessant replay. Patuloy na nagsesirculate ang fake news, ang panunuhol, ang pandaraya sa ating economic, political, societal, and cultural landscapes. Pero dapat ito ay ating sawatain, bakahin ng kabutihan ang dilim at lagim ng kasalanan na virus na nagko-contaminate sa buhay at pagkakabuhay ng tao. At tayo bilang tunay na mga Kristiyano, maninindigan tayo. Pagkat nung tawagin ni Jesus si Maria, naalaala po natin nung kita'y tawagin sa binyag. Tinawag ang iyong pangalan. Ano ba ang pangalan mo? Pinagdududahan mo pa ba ang pangalan mo? Ikaw, ninong, ninang, mga magulang at much more, ikaw na mismong tinawag, na pumasok sa buhay at kabanalan ng Diyos, sa bisa ng binyag, ikaw ay mamumuhay sa liwanag. Kaya patuloy pong tumatanglaw sa atin ang Sirio Pascual. To enlighten and brighten our lives. Hawiin ang dilim at lagim ng kasalanan sa isip, puso at pagkatao natin. At kita'y tatayo, maninindigan, pagkat si Kristo'y nabubuhay sa iyong pagkatao. The impulse of the risen Lord, His Spirit, yung Espiritu ng Panginoon, ay nananahan sa iyong pagkatao. Ikaw ay recreated. Ikaw ay rehabilitated. Itinayong muli ang iyong puri at dangal bilang tao. Nilikhang kawangis kalarawan ng Diyos. So, we reclaim and do retrieval that God is with us. God is for us. Nasa sa atin at sumasa atin ang Espiritu ni Kristong muling nabuhay. Kaya sa pagkagupiling, sa kasamaan at kasalanan, pinagsisisihan, matapat, dawisa, dalisay, we purified our existence to acquire a new mode of existence. Ginampanan ni Jesus ang kanyang mission. What is the meaning of resurrection by itself? At ngayon, the meaning of resurrection for us. We are a new creation. We are a new people of God, living a
alive and doing our mission, our prophetic, priestly, and servant leadership to change the world. Baguhin ang balangkas ng lipunan. Pagbabago, pagkat sabi natin, magbagong buhay ka at sa mabuting balita'y sumampalataya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili noong niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalanang Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa Ama naming maawain, ipagkaloob, ipinaabot namin ang pasalamat sa iyo sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa magitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ang paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, alalahanin mo ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng papuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo na namamalagi pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na malhating laging birhen at gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalag mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, Santo Padre Pio, San Antonio ng Lisbon at Padua, at ng lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong vesperas ng kanyang pagpapakasakit,
Hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinagatihati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo itong lahat na ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkamuhay, promin at tumos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami. Kaming mga lingkod mo at bubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo, ang iyong anak at aming Panginoong ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa kilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pagginabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos na iyong pagpapala at tanang pagbabasbas sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Si Ina Felicidad, si Daddy David Sr., si Mary Ann Edwin, John Lembel, Rainier Scarlett, Domingo Florencia, Marcelino Ana, at gayon din po ang mga sumakabilang buhay nating mga magulang, mga kapatid at mga taong naging bahagi ng ating buhay, si Josecito, mga kaluluwa sa purgatorio, sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliwanag at pamahinga sa iyong piling sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala
sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha Lucia, Agnes Cecilia, Anastasia, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, at ng lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutiang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa pagkikipag po natin kay Kristong muling nabuhay, isamo natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakat, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod, e manatiling nakatayo ng may paggalang. Kayo ay muling nabuhay na si Kristo ay katambal. Isipin ang kalangitang kanyang kinaroroonan. Alleluia, siya'y awitan. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
magsalo tayong masaya sa tinapay na kamista. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y inihain ng Pamasko. Manalangin tayo. Stay up on lahat. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dadasalin po natin ngayon ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalo sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Nagawa ang blessing at grand opening ng atin pong Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Kligo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Sa isa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan.
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious items and articles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pamalagi sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po ay si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Diocese of Buac, Marinduque. Kami rin po ay humihingi ng inyong tulong, donasyon, mga gestures ng pagmamahal upang tulungan sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga paring nag-retire at saka mga may sakit naming pari. Salamat po. Sa darating pong Mayo 10 ay 45 taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Kaya ito po'y magiging landmark para sa nasabing pagdiriwang. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Ang Diyos Ama sa magitan ni Hesukristong muling nabuhay ay pagpalain tayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagdiriwang ng Misa ay inialay na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Thank you po. Aleluya!